Okay, Cadets, good morning. At before we start, let us call on Cadet Michelle to lead the opening prayer. Yes, sir. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Let's feel the presence of the Lord. Dear Lord and Father of all, thank you for today. Thank you for the ways in which you provide for us all. Thank you for the ways in which you provide for us all. Thank you for your protection and love. We thank you. Help us to focus our hearts and minds now that what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen to our instructor, Sir Padre Kilia. Guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. We ask all of this in the name of Jesus. Amen. 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 Okay, thank you very much. I hope na-bless na tayong lahat ngayon. And today, our subject matter is about military history evolution. But before I continue, let me introduce first myself. I am Sergeant Roldan Padrikela, Infantry Philippine Army. Graduate of Bachelor of Science in Secondary Education, major in Mathematics. Currently, the Chief Clerk, Operations and CMO and CO of 1303 CDC, NCR, RCDG, Reserve Command, Philippine Army. My classroom rules. Ayan, so I hope, kahit nandiyan kayo, no? Authorize naman kayong gumamit ng cellphone, of course, kasi yan ang ginagamit nyo. But siguro, huwag muna tayong maglaro. Very simple lang naman, no? Then, for my safety precautions, pag may mga lindol, sunog, of course, don't panic. Always identify the fire exits kung nasaan man kayo ngayon. And then proceed to the open area for consolidation. And now, cadets, at the end of the session, you must be able to explain the importance of military history. And the scope of my presentation, military of ancient Rome, World War I armies, World War II armies, and contemporary armies. So, dito na tayo ngayon. Military of Ancient Rome. Ito, Major Christine Rabadon. Pakibasa ito. Sir, go. Military of Ancient Rome. The military of ancient Rome, Titus Flavius Josephus. The military of ancient Rome, according to Titus Livius, one of the more illustrious historians of Rome over the centuries, was a key element in the rise of Rome over above 700 years. From a small settlement in Latium to the capital of an empire governing a wide region around the shores of the Mediterranean, or as a Romans themselves said, Mir Nostrum, our sea, Levy asserts. Roman military units of the period were largely homogeneous and highly regulated. The army consisted of units of citizen infantry known as legions, Latin legio, as well as non-legionary allied troops known as auxiliary. The latter were most commonly called upon to provide light infantry of cavalry support. Titus Flavius Josephus. Pardon, sir. What is the difference, no? Yung kanilang army noon sa panahon natin ngayon, mga... Very organized, sir. Anybody?
Sir, may mga baril na tayo ngayon, sir. Yan. Isa yan sa pagkaka- the difference, no? Saka panangga, sir. Panangga, shield. May baril na ba sa panahon ng Ancient Rome? Sir, wala pa po, sir. Next slide. Military subculture. The British historian Peter Heather describes Roman military culture as being just like the Marines, but much nastier. The army did not provide much social mobility, and it also took quite some time to complete one service. Sabihin ito, bakit just like the Marines? Ano bang meron sa Marines? Matapang? Of course, matapang ang Marines. Sir, bukod sa matapang, sir, sila rin yung nagkakandak din po sila ng rescue, sir, about sa mga kalimedad, sir. Yes. Ano pa? Sila, sir, yung first in sa field. Yes. Ano pa? Sir, permission to make a statement, sir. Go ahead. Yung mga Marines po, mas kilala po sila bilang mas organized at talagang well-trained army personnel, sir. Unlike sa ibang, ano, sir. Pag lalo sa ibang bansa, sir, pag sinabi natin Marines, kumbaga sila yung nasa tok-tok po talaga ng army personnel. Yes. The Philippine Marines. Ayan eh. Ha? Ano pa? Disiplinado. Yes, at kukunti lang sila, no? Ang mga Marines, kunti lang yan. Pero pag sumabak sa kira yan, talagang sumusugod talaga yan. Yan ang Marines. Katulad po siya ng ano, sir, ng Scout Ranger, sir, na iilan lang po ang mga nakakapasa sa pagsusulit, sir. Kasi sobrang grabe po talaga ng training. Yes, parang nakikita ko na yung picture mo. Parang magtutuloy ka sa pagiging sundalo, ha? Opo, sir. Pangarap ko po rin po yan. Sige. Very good. Ano pa? Just like the Marines. No? So, pag sinabi kasing Marines strong, no? Di ba? Mga Marines maskulado, malalaking tao, di ba? Malakas, matapang. Kaya, doon na harintula, doon na i-describe yung mga sundalo noon during the Ancient Rome. Napagsugod-sugod talaga yan. No? Attack! Attack talaga yan. Without hesitation. Capabilities. The military capability of Rome, its preparedness or readiness, was always primarily based upon the maintenance of an active fighting force acting either at or beyond its military frontiers, something that historian Lotwa refers to as a thin, linear perimeter. Oh, ano naman ang ibig sabihin nito? Capabilities. Oh, yung kakayahan. Sige nga. Palawakin natin to. Anybody? Sir, sinasabi po rito, sir, yung capabilities ng ano, sir, ng mga army sa Roma, sir, na ano, sir, na hindi lang basta pakikidigma yung ginagawa nila, kundi ginagamitan rin po nila na strategy kung paano nila matatalo ang ano, sir, mga kalaban nila, sir. Lalo na sa mga, katulad po nito, thin linear perimeter, sir. Kumbaga malayo pa lang yung kalaban, sir. Nagsasagawa na sila ng mga taktika kung paano nila kung paano nila matatalo yung kalaban sa mga kanilang ano, sir, strategy, sir. Very good. Yan ang tinatawag nating TTPs, techniques and tactics procedure. Dapat mautak ka. Meron kang taktika, meron kang teknika na kahit isa ka lang, no? Na pwede mong um,
dayain yung kalaban na sa tingin nila ay marami ka. Isa yan sa mga technique. Ano pa? Sir, permission to answer po. Sige, go ahead. Go na, mate. Go. Yung sa akin naman po, sir, yung pagkakaintindi ko naman po dito. Sabi po dito, yung preparedness and readiness daw po ng Asian military role is nakabase po dun sa maintenance ng active fighting force nila. Kumbaga, dun po, masasabi natin na habang meron pong, ano, merong mga army na, or military personnel sila that time na naikipagdigma, meron na rin silang mga sinasanay pa. Kumbaga, patuloy lang ng patuloy, kumbaga, ikot lang po ng ikot yung, ano nila, military training, sir. Kumbaga, kahit malos sila ng marami, may papalit at papalit pa rin po dun. Yes, sige, yung si ano naman, yung kanina. Sir, sa akin naman po, sir, sinasabi po dito sa capabilities na yung sa military of ancient Rome nga po, palagi po silang prepared at saka palagi po silang ready kasi nga po, ang pinaglalaban po nila dito ay mga teritoryo po nila or yung mga empire po nila. So kapag hindi po sila prepared at pag hindi po sila ready, maaari pong masakop agad-agad ng mga kalaban nila yung empire po nila. Tapos which is mag re-resulta po 'yon kung magpapabaya po sila sa pagbagsak po ng empire din po nila. 'Yun lang po, sir. Ang galing ng kasagutan ninyo. Napaka-impo- sir, excuse me po. Dagdagan ko lang po yung sinabi ni AJ Vincent sir na sige, go ahead. Na nagse-circulate lang po yung paulit-ulit lang po yung ginagawa nilang ano pagsasanay sa mga ano po sa Asian drone po sir yung mga pamilya na may anak na lalaki ayun po yung kinukuha nila bawat pamilya po na may lalaking anak ayun po yung ginagawa nilang sinasanay nila upang maging galap na sundalo sir kaya nagse-circulate lang po sa isang ano lang po yung kanilang mga troops sir. Correct. Ang galing. So, capabilities, ang kakayahang makipaglaban, no? Ay, ang isa sa mga napaka-importante is dapat prepare ka. Ready ka. So, during the ancient Rome, ang mga sundalo nila, halos everyday, nakti-training yan. Nakita naman natin, pag nanon tayo ng mga movie na ancient wars, na talagang matindi ang training nila. So, napaka-importante yon. In our setting dito sa ating bansa, ganun din tayo. Nagpe-prepare din tayo. No? Lagi tayo nag-rehearse bago tayo pumunta sa isang mission. Ay nire-rehearse muna natin yan. Para pagdating doon sa actual, ay hindi tayo matatalo ng kalaban. Kasi prepare tayo. Naka-ready tayo, pati sa mga armas natin, sa maintenance, no? Dapat i-maintain natin yung quality o ng mga baril natin. Dapat lagi nating nililinis yan, weekly or monthly, tulad ng mga baril natin. Na pag di natin nilinis yan, hindi natin na-maintain, baka pag ginamit mo yan, magtampo sa'yo, hindi po puto kasi kinalawang na pala. The Crusades, Consequences and Effects. The Crusades of the 11th to 15th century have become one of the defining events of the Middle Ages in both Europe and Middle East. Anong ibig ipahatid sa atin dito? Anybody? Sir. Go ahead. Sir, sinasabi po dito sa impact of the Crusades, sir, na ano... ito po yung halimbawa po nito yung pagsakop po sa atin ng mga Espanyol po for 333 years. Kung saan ito po yung Kristiyanismo po yung naging daan kung paano po nila tayo nasakop ng ganun po katagal. Hindi po lumaganap yung pagsakop po ng hindi po naglaganap yung kapangyarihan ng mga kasundalohan po ngunit ang nangibabaw po dito ay yung kapangyarihan po ng mga religion, sir. Correct. May magdagdag pa? Sir, permission to make a statement po.
Sige, go. So, bali sir, kapag sinabi po natin crusades, this is the series of war between two religions, which is, until now, nararanasan pa rin naman po natin, it, lalo na sa ating bansa, yung Christianismo at saka yung Muslim. So, basically po, during that time, nag-occur na po pala yung ganung klase ng war, yung crusades na sinasabi nga po natin between war from the religion of Christians and from the religion of Muslims. Naka-apekto din po pala to dun sa military strategy din nung Asian military forces po. Magaling, magaling. Very good. Sige, next slide. The increased role and prestige of the popes and the Catholic Church in secular affairs, the soaring of relations between the West and the Byzantine Empire leading, ultimately to the latter's destruction, an increase in power of the royal houses of Europe. Pakibasa. Sige, go ahead. A stronger collective cultural identity in Europe, an increase in xenophobia and intolerance between Christians and Muslims, and between Christians and Jews, critics and pagans, an increase in international trade and exchange of idea and technology, an increase in the power of such Italian states as Venice, Genoa, and Pisa, the appropriation of many Christian relics to Europe, the use of religious historical precedent to justify colonialism, warfare, and terrorism. Okay. Ano yung ibig sabihin dyan? Sir, nung unang panahon pa lang, sir, nagkakaano na po sila, sir, nagkakatagdito. Meron na po silang, ano, sir, palitan ng mga produkto ng bawat isang bansa, sir. Or palitan ng, ano, sir, ng technology and idea, sir. Correct. Ano pa? Sir, permission to make a statement po. Go ahead. So, bali po yung pagkakaintindi ko naman po dito, sir. Malaking epekto po pala yung religion sa war na mangyayari sa buong mundo. Kasi kung mapapansin po natin dito, nakapokus po yung point nito sa mga Kristiyano na kung saan mas kiniklaim po nila na sila po talaga dapat yung mas kilalanin na religion sa buong mundo. Which is, hanggang ngayon naman po, yun din naman po talaga yung nangyayari. So, yun po yung isa sa mga factors kung bakit patuloy pa rin nag-ano yung war, sir. Kumbaga, ano, may hindi pagkakaintindihan between dun sa mga religions na meron tayo sa buong mundo. May gusto na sila yung manguna, meron din naman gusto na sila yung manguna, tapos ibababa nila yung interest. Correct. The immediate geopolitical resource of the crusades was the recapture of Jerusalem on 15 July 1099. Crusades ends, but to ensure the holy city stayed in Christian hands, it was necessary that various Western settlements were established in the Levant, known as the Latin East, the Crusader States. The immediate geopolitical resource of the Crusades was the recapture of Jerusalem on 15 July 1099. Crusades ends, but to ensure the holy city stayed in Christian hands, it was necessary that various Western settlements were established in the Levant, known as the Latin East, the Crusader States. For the defense
a steady supply of new procedures would be needed in the coming decades, and military orders of professional knights were created then, such as the Knights Templar and Knights Hospitaller. This in turn inspired the formation of chivalric orders like the Order of the Garter in England, founded 1348 CE, which advocated the benefits of crusading on their the spread of the crusaders. The success of the first crusade and the image that popes directed the affairs of the whole Christian world helped the papacy gain supremacy over the Hohenstaufen emperors. The Catholic Church had also created a new fast-track entry into heaven with the promise that crusaders would enjoy an immediate remission of their sins. Military service and penance were intermixed so that crusading became an act of devotion. However, with each new field campaign, papal prestige declined, although in Spain and Northeast Europe, the territorial successes did not promote the papacy. Another negative consequence for many was the church official sanction of the possibility to purchase indulgences. That is, if one could not or did not want to go on a crusade in person, giving material aid to others who did, so reap the same spiritual benefits. This idea was extended by the Catholic Church to create a whole system of paid indulgences, a situation which contributed to the emergence of the Reformation of the 16th century. Okay, in this slide, ano yung pagkaintindi nyo nito, dito? Anybody from the cadets? Sir, permission to make a statement po. Go ahead. Nung panahon po kasing yan, sir, nung, I think medieval period po yata, sir. Mas ang pinaka-tinitingala po talaga ng lahat, hindi po yung king or either president ng isang bansa, kundi yung Santo Papa na meron sila sa mga bansang merong Kristyanismo. So basically po, sinasabi po dito na malaking epekto yung papacy or yung utos ng Santo Papa dun sa pag-develop ng military service dun sa bansa, sa isang bansa na yun. Doon saan, kapag naging kasapi ka daw po, or nag-take part ka ng military service, maaaring masalba yung mga kasalanan na nagawa mo. Ito po sinasabi ko dito na the Catholic Church had also created a new fast track entry into heaven. Yan po, parang dinedevelop po nila yung kaisipan. Okay. Ayun po, sir. The success of the first crusade and the image that popes directed the affairs of the whole Christian world help the papacy gain supremacy. Yan, nakikita naman naman natin. Byzantine Empire. The situation culminated in the shocking of Constantinople on 1204 during the Fourth Crusade, which also saw the appropriation of art and religious relics of European powers. The empire became so debilitated it could offer little resistance to the Ottoman Turks in 1453. Europe. Oh, the power of the royal houses of Europe and the centralization of government increased thanks to an increase in taxes. The acquisition of wealth in the Middle East and the imposition of tariffs on trade, the death of many nobles during crusades, and the fact that many mortgaged their land to the crown in order to pay for their campaigns, and those of their followers also increased royal power. There was a decline in the system of feudalism too, as many nobles sold their lands to fund their travels, freeing their serfs in the process.
In this slide, anong ma-i-share nyo dito? Sir, permission to answer po, sir. Go ahead. Sir, sinasabi po dito sa Euro po, sir, na nagkaroon po sila ng increase sa taxes po. That's why yung mga noble po, gumawa po sila ng way kung saan binenta po nila yung mga lupa nila para umalis po sa bansa. Kasi po, kapag syempre po, kapag hindi ka naman na kumikita sa isang bansa, aalis ka. Tapos, ayun nga po, kapag hindi ka na kumikita, of course, gagawa ka ng paraan pa. Gagawa ka ng ibang paraan para kumita pa, pero sa ibang bansa na. Ganun po, sir. Sir, thank you, sir. Very good answer. Ano pa? Imposition, increase in taxes. Napaka-importante ng isang tax sa isang bansa. Kasi, tulad dito sa ating bansa, kung wala tayong tax, ipapasyeldo natin sa mga sundalo natin, sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ano ang ibibili natin ng armas sa ating mga kasundaluhan? So, during the time in Europe, nagkaroon din sila ng increase in taxes. Ibasa ito, intro to modern era. The Crusades cast a very long shadow in death, with works of art, literature, and even wars endlessly recalling the imaginary ideals, successes, and disasters of the holy wars into the 21st century CE. Ano ibig sabihin diyan? Permission to make me speak. Sir, sinasabi lang po dito na yung Crusades daw po is sobrang lakas po ng impact. Kahit in the present times po, naapektuhan po nito yung art, literature, at mga imagery po na ginagawa ng mga artist na yun po. Okay. Very good. Napoleonic Wars. Pakibasa. Permission, sir. Diego. The Napoleonic War were wars which were fought during the rule of Napoleon Bonaparte over France. They started after the French Revolution ended and Napoleon Bonaparte became powerful in France in November 1799. War began between the United Kingdom and France in 1803. This is happened when the Treaty of Amiens ended in 1802. Okay. Thank you. Let us proceed to the next slide. In the right side, the Battle of Waterloo in 1815. 1805 to 1812, Napoleonic conquest of Europe. On 18 May 1804, Napoleon Bonaparte was crowned Emperor of the French at Notre Dame de Paris. The following year, the Third Coalition started. In response, Napoleon crowned himself King of Italy. The Austrian Emperor, France, won. Angrily declared war on Napoleon, beginning the war of the Third Coalition. So dito nag-start yung war, no? The Third Coalition. Invasion of Russia, the war of 1812. Speaking of Russia, diba? Ano iba yung current situation ngayon na may gira? Between Russia and Ukraine, sir. Russia and Ukraine, sir. Yan. No? Invasion of Russia in 1812. The war of 1812. Kita nyo yung war ngayon ng Russia between Ukraine. So Ukraine ay nagamit na nila ang reserve nila, yung mga reserve army nila. Kita nyo na? Napaka-important po ang reserve force sa isang bansa.
Katulad dito sa atin, pag nagkaroon ng gira, kayo ng mga reserve force later on ay tatawagin kayo para tumulong sa ating mga regular force. Battle of Leipzig and First Restoration. Ito na lang yung magbasa. Sir, ako na lang po, sir. Go ahead. 1813 to 1814, Battle of Leipzig and First Restoration. The British, Spanish, and Portuguese had pushed Napoleon's force out of Spain following the Battle of Vitoria. The Allies, consisting of Great Britain, Russia, Prussia, and Austria, defeated Napoleon at the Battle of Leipzig and captured Paris in 1814. Mag-recite ni Cadet Tamichel, ano? Nung ako ay teacher pa, nagtuturo pa ako, nagbibigay ako ng award best in dissertation. Okay, next. Battle of Waterloo and 100 Days. Napoleon was later exiled to Elba and was nearly assassinated. But then he and 200 other men escaped back to Paris and forced Louis the 18th of the throne, beginning 100 days. Napakaswerte naman ito si Napoleon, no? Muntik nang ma-assassinate, but nakatakas pa, no? Kasama ng kanya mga 200 na tauhan. Okay, no? Sun Tzu. Oh, pakibasa naman to. Permission, sir. No. Sun Tzu was a Chinese general military strategist, writer, and philosopher who lived in the West Eastern Chu period of ancient China. Sun Tzu is traditionally credited as the author of The Art of War, an influential work of military strategy that has affected both Western and East Asian philosophy and military thinking. The author of The Art of War. Ba? Ano ba yung sabihin na? Sabihin si Sun Tzu, isang magaling na general. All of wisdom, marami siyang taktika, marami siyang mga techniques, no? So, kaya tinaguran siyang the author of the art of war. The art of war is traditionally ascribed to Sun Tzu. It presents a philosophy of war for managing conflicts and winning battles. So, kaya niyang i-manage ang conflict. Kung may conflict, kaya niyang ayusin, kaya niyang ipanalo ang gera. Huh? Winning 100 of battles is not the acquisition of skills, no? Ang isang magaling na leader, no? Na puno ng techniques and tactics. Kaya niyang ipanalo ang gera na walang maraming mamatay. Huh? Yan ang magaling na isang leader. Isa sa leader na naipanalo mo ang gera na maraming mamatay sa kalaban at saka sa ating tropa, hindi masasabing magaling siya. Huh? Ang magaling at masasabi natin na talagang puno ng kaalaman ay yung kayang ipanalo ang gera na walang mamatay. No? Ayusin ang conflict, yun ang baka-importante. Okay? Para hindi magkaroon ng malawakang gera. Yan ang ginagawa natin ngayon sa ating bansa. Hanggat maaari, huwag
dumanat ang dugo. Kasi kapwa Pilipino naglalaban sa kapwa Pilipino. War between the states. 4-year war, 1861 to 65, between the United States and 11 southern states that seceded from the Union and formed the Confederate States of America. The Land War advanced on his own initiative in the early summer of 1861 into Western Virginia with about 20,000 men. The war in 1862. The year 1862 marked a major turning point in the war, especially the war in the East, as Lee took command of the Confederate Army, which he promptly renamed the Army of Northern Virginia. Kaya sa akin din sa'yo. Okay po, okay naman po. Sige. The cause and significance of the Civil War. The triumph of the North above and beyond its superior naval forces, numbers, and industrial and financial resources was partly due to the statesmanship of Lincoln, who by 1864 had become a masterful political and war leader, to the pervading valor of federal soldiers, and to the increasing skill of their officers. On the basis of the 3-year standard of enlistment, about 1,556,000 soldiers served in the federal armies, and about 800,000 men probably served in the Confederate forces. Through spotty records, make it impossible to know for sure. Okay. So nakita nyo, during enlistment ng mga sundalo noon, no? Umabot ng milyon. Samantalang dito sa atin, eh, wala pang milyon ang ating kasundaluhan. Pero ang Filipino soldiers ay kilala sa pagiging isang matapang. Yun ang meron tayo. Kahit to konti lang tayo, napatunayan natin na ang mga Pilipino ay matatapang. Sabi na ni General MacArthur, di ba? Give me 10,000 Filipino soldiers and I will conquer the world. Diba? Yun ang meron tayo. Tapang. The cost of significance of the Civil War, the enormous death rate, roughly 2% of the 1860 population of the U.S. died in the war, had an enormous impact on American society. World War One began in 1914 after the assassination of Archduke Franz Ferdinand and lasted until 1918. During the conflict, Germany, Austria, Hungary, Bulgaria, and the Ottoman Empire, the Central Powers, fought against Great Britain, France, Russia, Italy, Romania, Japan, and the United States, the Allied Powers. So during World War One, nagtagal lang ito ng almost 4 years. From 1914 to 1918. On July 28, Austria-Hungary declared war on Serbia and the Danish peace between Europe's great powers quickly collapsed. In the first battle of the Marne, fought from September 6 to 9, 1914, France and British forces
confronted the invading Germany army, which had by then penetrated deep into northeastern France, within 30 miles of Paris. Para lalo nating maintindihan, no, ano bang meron sa World War One, pwede itong mapanood natin. Meron ito sa YouTube, isesra natin, World War One. Dahil, ako po ba yun, sir? Kaila, ah, oh yan. Russian Revolution. From 1914 to 1916, Russia Army mounted several offensive on World War Eastern Front, but was unable to break through German lines on July 15, 1918. German troops launched what would become the last German offensive of the war, attacking French forces, joined by 85,000 American troops as well as some of British expeditionary force. In the second battle of Marni. Okay. So dito sa during the conduct of offensive operations ng Russia against German ay hindi nagtagumpay, no? Hindi nalang kinaya yung defense ng mga Germans. July 15, 1918, the German troops launched that would become the last German offensive of the war, attacking French forces, no? Joined by 85,000 American troops, as well as the British Expeditionary Force in the Second Battle of the Marne. World War One casualties. World War One took the lives of more than 9 million soldiers. 21 million more were wounded. Civilian casualties caused indirectly by the war numbered close to 10 million. The two nations most affected were Germany and France, each of which sent some 80% of their male populations between the ages 15 and 49 into battle. Kita nyo na ang epekto ng gera. Sino bang gusto ng gera? Sino bang gusto ng may war? Gusto nyo ba ulit magkaroon ng world war? Hindi na, sir. Hindi na, di ba? Kahit kami naman, mga sundalo, ayaw namin. Ayaw namin magkaroon ng world war. Ayaw namin magkaroon ng war. Kaya may sundalo is to maintain peace and order. Hindi yung gusto namin ng gera. Hindi. Kasi may pamilya rin kami. May mga asawa at anak din kami. Sino bang gusto ng gera? Diba? Ang unang kawawa, diba, yung mga civilians. Siyempre, mga family namin, civilian din sila. Kaya ayaw din namin ng gera. Just like you. Kita naman natin sa ratio, pagka nagkaroon ng World War, million-million ang mamamatay. World War One pa lang yan, how much more sa susunod na mga slides in World War Two? Diba? So para hindi tayo magkaroon ng gera, hindi na muna magkaroon ng World War, it is the time reconcile each other. Dapat magkaisa na ang bawat bansa. Magkaisa na ang bawat Pilipino. Dito pa nga lang sa bansa natin, Pilipino ka pa, Pilipino, naglalaban. Diba? Naglalaban, nag-aaway dahil sa isang relihiyon. Isa na naman ang ating Diyos. Bakit pinag-aawayan natin? Diba? It is now the time na mag-reconcile ang bawat isa. No? Ang bawat bansa. Legacy of World War One. World War One brought about massive social upheaval as millions of women entered the workforce to support men who went to war
and to replace those who never came back. The first global war also helped to spread one of the world's deadliest global pandemics, the Spanish flu epidemic of 1918, which killed an estimated 20 to 50 million people. Sinabayan pa ng epidemic noong panahon ng World War I. Kawawa talaga ng mga tao na yan, ng mga panahon na yan. The severe effects that chemical weapons such as mustard gas and phosgene had on soldiers and civilians during World War I galvanized public and military attitudes against their continued use. The Geneva Convention Agreement signed in 1925 restricted the use of chemical and biological agents in warfare and remains in effect today. Kaya pala marami ang namatay noon during World War I ay gumamit ng mga chemical and biological agents. Tulad lamang ng mga chemical na inihahalo sa hangin, no? Poisonous air na pag nalanghap ng mga sundalo o civilian during World War I ay siguradong mamamatay. Kaya isa po yan sa pinagbawal na under Geneva Convention at until now ay inipig po yan na during World War or during war ay hindi ipinahihintulot na gumamit ng mga chemical and biological agents. The instability created in Europe by the First World War, 1940 to 1918, set the stage for another international conflict, World War II, which broke out 2 decades later and would prove even more devastating. Ito na po yung World War II. Pakibasa naman ito, Cadets. Sir, ano po, sir? Go ahead. Sige. Outbreak of World War II, 1939. On September 1, 1939, Hitler invaded Poland from the west. 2 days later, France and Britain declared war on Germany. Beginning World War II, on September 17, Soviet troops invaded Poland from the east. Under attack from both sides, Poland fell quickly, and by early 1940, Germany and the Soviet Union and divided control over the nation. Yan, nakita natin din kung paano nagsimula ang Second World War. Kung gusto nating makita kung ano yung mga nangyari, pwede po nating panoorin diyan sa YouTube, ano, isa po natin Second World War, no? Kung mahilig kayo sa war movies, pwede niyo panoorin yan. Diyan po nagsimula, no? When Hitler invaded Poland from the west. Napakabilis ang pangyayari. 2 days later, France and Britain declared war on Germany. Beginning World War II. Diyan nagsimula ang World War II. World War II in the West. Volunteer. Ano lang po, sir? Go. World War II in the West, 1941. On April 9, 1940, Germany simultaneously invaded Norway and occupied Denmark, and the war began in earnest. On May 10, German forces swept through Belgium and the Netherlands in what became known as Blitzkrieg, or Lightning War. On June 22, 1941, Hitler ordered the invasion of the Soviet Union, codenamed Operation Barbarossa. Doro, si Cadet Michelle, ano lang? Go ahead. World War II in the West, 1941. On December 7, 1941, 360 Japanese aircraft attacked the major U.S. naval base at Pearl Harbor in Hawaii. Taking the Americans completely by surprise and claiming the lives of more than 2,300 troops.
the attack on Pearl Harbor served to unify American public opinion in favor of and the other Axis power promptly declare war on the United States. Okay, kung napanood ninyo yung Pearl Harbor, makikita nyo talaga, grabe, surprise attack by the Japanese forces. No? Talagang unprepared noon yung mga US army noon. Kaya halos sa more than 2,300 troops ang kaagad ay namatay during that attack of the Japanese army. So napaka-importante rin yung ano yung surprise attack, no? Kita nyo yung US forces during that time hindi agad naka-react. Nabigla din sila sa mga situation na gano'n. Toward Allied victory in World War II, 1943 to 1945. In North Africa, British and American forces had defeated the Italians and Germans by 1943. And Italy followed and the Mussolini's government fell in July 43. Through two Allied fighting against the Germans in Italy would continue until 1945. World War II ends in 1945. Continue. World War II ends 1945. On August 15th, the Japanese government issued a statement declaring they would accept the terms of Potsdam Declaration. And on September 2, U.S. General Douglas MacArthur accepted Japan's formal surrender aboard the USS Missouri in Tokyo Bay. Okay, so this fight, na noong una ay talagang pinakita ng Japanese forces na superior sila, but at the end of the day, sumurender po ang Japanese forces at dyan po nag-end ang World War II. So dito sa World War II, napakarami pong naapektuhan dito. Sa province po namin, in the province of Romblon, pinto po ng lola ko. Yung lolo at tono ko during World War, talagang nagtago daw sila doon sa gubat at naghukay sila at doon sila nagtago sa hukay para hindi tamaan ang mga bomba na lumalapag. Kwento ng lola ko yon. Okay? World War II casualties and legacy. Pakibasa naman to. Ako na po, sir. Sino siya? Abad po, sir. Sige, go ahead. World War II proved to be the deadliest international conflict in history, taking the lives of 60 to 80 million people. 80 million people, including 6 million Jews, who died at the hands of the Nazis during the Holocaust, civilians made up an estimated 50 to 55 million deaths from the war, while military comprised 21 to 25 million of those lost during the war. Millions more were injured and still more lost their homes and property. Nakita nyo na ang epekto ng gera? Sir, yes, sir. Diba?
mas matindi pa pala noong Second World War. Now. Mas matindi pa po sa pandemic, sir. Yes. At sino bang gusto ng gera? Gusto ba ng World War? Sir, hindi po, sir. Ayaw. Sir, no, sir. Sir, no, sir. O, sana wala ng World War. Sana wala ng World War. Mira mo, 80 million. Eh baga kung magkaroon ng Third World War, hindi lang 80 million. Ay kung mangyari yun, ilan ang populasyon ng Pilipinas? 100 million mahigit ang populasyon ng Pilipinas. Ay di, kung mangyari na magkaroon ng Third World War, eh di, amang matera na lang, eh konti na lang. Di ba? So, police, ana, muna ng gera. The legacy of the war would include the spread of communism from the Soviet Union into Eastern Europe, as well as its eventual triumph in China, and the global shift in power from Europe to two rival superpowers, the United States and the Soviet Union, that would soon face off against each other in the Cold War. Any question? Yung iba dyan na wide reader, sigurado yung ibang question natin, makakatulong nating sumagot ang iba sa mga classmates ninyo na wide reader, nanood na ng mga war movies like World War One, World War Two. No? Sige, question. Sir, dun sa about sa sinabi mo kanina, sir, na sa hindi naman po ako against sa mandatory ROTC, sir. Mas ano pa nga po ako sa mandatory ROTC, sir. Mas goods po ako doon na dapat mangyari yan. Doon lang po sa ano, sir, mandatory na sinasabi, nagkakaroon po ba ng hazing nung araw ng kapanahon ninyo? Kasi may nabalitaan po ako eh. Nag-search po kasi ako about doon. Very good question. Hindi natin maitatanggi yan during those days na talaga may nangyayaring hazing din. Kaya nga nagkaroon tayo ng anti-hazing law, no? Para mawala na talaga 'yon. And I'm happy to tell you na as of this time po, wala na tayong hazing. Wala nang hazing sa ROTC ngayon, no? Pagka nang hazing po ang ating mga cadet officers, for sure matatanggal sila sa pagiging cadet officer nila. No? Let's bygone be bygone. Wala nang ano ngayon, wala nang hazing. Any question? Okay. So since you have no more question to summarize for almost 2 hours, we discussed the following: the military of ancient Rome, World War One armies, World War Two armies, and the contemporary armies. So tandaan lang natin, alam na natin kung ano ang meron sa gera. Huwag nating pangarapin ito kasi marami ang mamamatay. But it is our duty to defend our country. That's why I encourage you to motivate, to influence our friends, our classmates, our neighbors, our relatives to enroll ROTC program under NSDP. The time will come, hindi man natin pinapangarap o hindi natin ginugusto, pagdating ng araw na muling sumakop sa ating bansa, ay sama-sama nating idedepensa ang ating bansang Pilipinas. At habang walang gera, peacetime tayo, ang gagawin natin ang mga reservist, kasi reservist na kayo next year. Reserve Army na kayo, you are now authorized to wear this kind of uniform every weekend being a reservist. So pag walang gera, gagawin natin, tumulong sa komunidad,
Pag may mga boat man-made and natural calamities, bagyo, baha, lindol, nandyan tayo, natutulong tayo. So, with that, maraming salamat sa inyong pakikinig. Good morning and God bless to all. Good morning, sir. Thank you, sir. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Yung assignment nyo, essay 200 words yun na kay Cadet Major Christine Rabadon.